code of conduct and ethical standards for public officials and employees. No? This is brought about by Republic Act 6713. Huh? So yan yung ating topic ngayon. And again, ito ay manggagaling dito sa reviewer na ito na po pwede naman ninyong tingnan at you can use that for your review. So it covers the entire coverage of the civil service exam. Okay, so simulan natin sa isang kwento. May isang rich man was badly sick. His doctor told him that the only way that he might save his life was to have a brain transplant. At meron siyang tatlong options. The first one, a brain from a lawyer. Pero sabi ng doctor, that would cost you $1 million. The rich man was not satisfied. Sabi niya, marami akong pera dyan. Diba? So mas gusto ko yung mas mahal pa dyan. Sabi ng doctor, okay, yung pangalawang choice mo ay brain from a professor. But that's worth $2 million. Sabi ng rich man, hindi pa ako kontento. I need a higher amount. Okay, so last one ay yung brain daw ng isang politician, government official. Pero sabi niya, $30 million daw yan. So nagprotesta yung mayaman, sabi niya, how come? I don't think a politician is smarter than a professor. Sabi naman ng doktor, you're correct. But the brain is brand new for the guy never used it. Parang sasakyan lang o, no? Pag hindi nagamit, mas mahal, syempre. So yung mga lectures po natin ay dito manggagaling sa YouTube channel na ito. Pwede niyong puntahan, no? At para mabalikan ninyo at patuloy ninyong mapanood yung mga habang na free time ninyo. At anyway, mag-ECQ na naman pala, no? At that would be August 6 pa daw. Now, so ito yung sinasaad dun sa Declaration of Policy ng Republic Act 6713. Ang katumbas nitong 6713 ay yung Code of Ethics, no? Lahat ng professionals na license ng Professional Regulation Commission ay merong Code of Ethics. Yung mga professional teachers, yung mga doctors, etc. Kapag nalabag yung kanilang Code of Ethics, ay yun ang magiging dahilan para yung lisensya nila ikansilahin or suspindihin ng Professional Regulation Commission. Sa mga abogado naman, man ay merong legal ethics kung tawagin. Na kapag kayo naman ay na-violate na isang abogado, pwede siyang masuspindi o madisbar ang tawag. No? Hindi na siya makapag-practice. Now, for all government officials and employees, ito po yung ating Code of Ethics, yung Republic Act 6713. So sinasabi dyan na public officials and employees shall at all times, walang pinipiling lugar, no? May ECQ man, may MLQ, ESQ, lahat yan kailangan pa rin natin gawin. Eh? That we have to be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, loyalty, acquit patriotism and justice, lead modest lives and uphold public interest over personal interest. Gusto niyo pa ba sa gobyerno? Mabasa ko ito. Teka muna, government employee lang kami, hindi kami santo. Now, eh sino ho ba, ano ho ba ang public office? At sabi ng ating Korte Suprema, ang public office ay frequently used to refer to the right, authority, and duty. So hindi mawawala yung obligasyon eh. Created and conferred by law. So batas ang gumagawa ng isang public office. Okay? And an individual is invested with the same portion of the sovereign function of the government to be exercised by that individual for the benefit of the public. So ang batas gumagawa ng matanggapan ng gobyerno para sa kabutihan ng nakararami. Okay? At ang sabi ng isang American politician, a public office is not a job. Hindi lang ito trabaho. It is an opportunity to do something for the public. So kaya nga tawag sa atin public servant. Diba? Yeah. So if you are a public officer, because you're occupying a public office, hindi ka lang naririyan para kumita. Naririyan ka para magserbisyo. Di ba? Okay. So, sino naman ang public official? Ang sabi naman ng Korte Suprema, public officials includes. Tingnan natin kung kasama tayo dito, ano? Elective and appointed
officials and employees. Diyan sa UMAC, lahat tayo dyan. Appointed, hindi ba? Oh. Ang mga elected kasi, yung nasa public office ng mga ibinoto natin. Pero dahil nasa UMAC tayo, tayo ay mga appointed officials and employees. Eh sabi niya, casual lang ako. Eh pwede ho, permanent or temporary. For as long as you are in a public office, you are considered a public official or public employee. Ikaw man ay career o non-career. Yung iba namang kinakareer. Ano? Including military and police personnel. Sila man ay pinapasweldo o libre ang trabaho nila. Lahat po tayo ay public officials or public employees ayon sa itinatadana ng Section 3, Paragraph B, Republic Act 6713. Okay? Itong 6713 na yan, yung ating Code of Ethics. Ha? Okay. Now, a public office, according to the court, is neither property nor a public contract. Hindi natin pag-aari yan. Yet, the incumbent has, in a sense, a right to his office. Dahil in-appoint ka dyan sa position mo ngayon, may karapatan ka dyan. At hindi ka naman basta-basta matatanggal ng hindi ayon sa batas. Now, if that right is to be taken away by statute, the term should be clear. Di ba? So kung aalisin ka, dapat malinaw. Bakit ka inalis? Dapat may dahilan, di ba? O yan like ko sa mga estudyante ko eh. Isipin nyo palagi si Pink. Si Pink, singer ho ito, di ba? American singer yan. Sabi niya, just give me a reason. Kung ayaw nyo kay Pink, eh di si Lady Gaga na lang. A million reasons. But just one good one to stay. Di ba? Okay. Now, public office is personal. Bakit? Public office being personal, the death of a public office terminates his right to occupy the contested office and extinguishes his counterclaim for damages. Okay? His widow and or heirs cannot be substituted in the counterclaim suit. Yan ang sabi ng korte, no? Ganito. Alala ninyo nung 2004, ha? Itong si Gloria Arroyo ay nanalo kaya nagprotesta si Fernando Poe Jr. Okay? Sa pagkapangulo. E namatay si FPJ na hindi pa natatapos ng Korte Suprema na desisyonan yung kaso. O si Susan Roses, gusto niya siya ang magpatuloy dahil siya yung asawa ni Fernando Poe Jr. Pinayagan ba ito ng Korte? Hindi. For the same reason na assuming mapatunayan na nandaya talaga si Gloria Arroyo. Ha? At nanalo si Fernando Poe Jr. Eh patayin na siya. O pwede bang si Susan Roses ang maging pangulo? Abay, hindi pwede. Kasi yung public office po ay personal dun sa tao na mayroong karapatan na okupahin yung public position. Okay? Kaya, for example, isang opisyal ng gobyerno, abay, hindi pwedeng ipalit yung kanyang kamag-anak. So papalitan siya ng ibang tao na ayon sa kwalifikasyon na itinatadhana ng batas. Okay? So personal yan. Hindi yan pwedeng ipasa. Kaya pagka nagretiro yung tatay, ipapalit niya yung anak niya. Ay hindi po pwede yan pag appointed. Pag elected, pwede ho yan. Okay? At maraming gumagawa niyan. Now, so ano ba ang dapat gawin ng isang public officer or employee na katulad natin? Number one, commitment to public interest. Kita nyo sa inyong screen, ha? Yung logo ng Makati. Yan talaga ang essence ng public service. Paglingkuran ng bayan. Tama? Oo. Di ba? Yan naman talaga eh. So public officials and employees shall always uphold public interest over and above personal interest. At na minsan tinatamad kang pumasok, eh kailan marami kang gagawin sa opisina, eh pupunta ka dyan. Di ba? Meron tayong 10 days na reporting. Kami kahit hindi kami naka-assign na mag-report pagkailangan at maraming gagawin sa opisina, we have to be there. Kasi maraming mga gagawing trabaho, di ba? All government resources and powers of the respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, and economically. Although yung salitang honestly, medyo may rap-rap na raw ho ngayon kasi wala na hong tapat ngayon. Tanghali na lang ang tapat, di ba? Kahit yung mga jowa ninyo, parang Bluetooth device lang yan. Nasabi ko na siguro sa inyo, di ba? Nakapag kasama ka, eh connected. Pero pag nalingon ka sa kabila, eh searching for other devices na. Okay? Kaya sabi nila, honesty is such a lonely word. Eh? So, iwasan, avoid wastage in public funds and revenues.
Hindi sinasayang yung ating mga resources sa opisina. Okay? At ang sabi ng isang English lawyer and judge, Great Britain ho ito, if you were a public official, you have to be accountable. And you have to be reachable. Marami ho sa atin, madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Maraming ganyan eh. Lalo kapag eleksyon, ano, madaling lapitan eh. Pero pagka nanalo na, wala na. Diba? So maraming ganyan, hindi ko nila lahat. Okay? Pero pag nasa public office ka, appointed ka man or elected, aba, kailangan reachable ka. Okay. Now, pangalaw, sunod, professionalism. Wala pong inalaman yung picture na nakikita ninyo. Eh? Pero ang sabi kasi nung code of conduct and ethical standards, aba, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence. Professionalism, intelligence, and skill. Hindi po pwedeng, hindi pwede daw yung pwede na. Kailangan pwedeng-pwede. Ha? Yung standard, yun ang susundin natin. And they shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. Well, alam nyo, taliwas sa mga nakikita natin minsan, kapag ka papasok ka sa public office, hindi lang ho ang hangarin ay kumita na magasweldo, makaraos sa mga pangangailangan dahil takot kayo kay Judith. Diba yun? Judith ng kuryente, Judith ng kung ano-ano. Eh, hindi ho yun. Papasok tayo sa government service kasi gusto nating maglingkod. Ha? Sa, although, minsan hindi na nakikita natin sa opisina, pero pag tinanong kayo sa civil service exam, yun ang isasagot nyo kung ano nakalagay doon sa code of ethics. Okay? They shall endeavor to discourage wrong perception of the roles as dispenser of peddlers of undue patronage. Hindi ho po pwede yung palakasan daw, ha? At hindi po pwede yung porque may connection ka, ikaw na mauuna. Okay? At minsan kung nasa public office tayo, lalo na yung mga elected officials, marami yung mga kritisismo. Lalo na sa panahon ngayon na usong-uso ang social media. Nababash ka kung saan-saan. Okay? Magtatampo ka siyempre. Pero ang sabi sa atin ng Korte Suprema, huwag tayong balat sibuyas. Kung nasa gobyerno ka, aba eh, dapat makapalamukha. Huwag naman ganon. A public official, more specially, an elected one. Yan sinasabi ko eh. Should not be onion skin. Ano ba yung balat sibuyas? Parang sweldo nyo, di ba? Na habang hinihiwa mo, naiiyak ka na lang. Ayan. Eh kapag ka, yung karelasyon nyo, araw-araw na lang, pinapaiyak ka, aba mag-isip ka. Tao ba talaga yan? O sibuyas yan? Okay? Now, strict personal discipline is expected of an occupant of a public office because public official is a property of the public. Well, pag-aari daw ho tayo ng publiko. Kaya huwag masyadong balat sibuyas. Lalo na yung mga elected officials. Hindi ho ako nagsabi niyan. Korte Suprema ho nagsabi. Magugulat kayo sa mga pangalan na involved dyan. Ha? Hmm. He is looked upon to set the example how public officials should correctly conduct themselves even in the face of extreme provocation. Kahit galit na kayo sa mga makukulit na estudyante, ay kailangan pa rin daw mahaba ang pasensya. Okay? Always, he is expected to act and serve with the highest degree of responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. And shall remain accountable for his conduct to the people. Yan po ang sabi ng Korte Suprema doon kay Yabot versus Ombudsman. 1994. Maka familiar sa atin itong pangalang ito. Ano po? Hmm. Yan ang sabi ng Korte. Huwag ka palit si Buyas. Maraming magkikritisay sa iyo dahil nasa publiko ka eh. Di ba? Oh. Ngayon, ang sabi naman ng Korte Suprema, kailangan maging accountable ka pa rin. So ano pa ba ang dapat makita sa isang public official? Justness and sincerity. Public officials and employees shall remain true to the people at all times. Ang pinaglilingkuran natin ay hindi yung gobyerno, kundi yung tao na pinagsiservisyohan ng gobyerno. In Makati, ito yung mga Makatisen, kung tawagin. They must act with sincerity, justness, and shall not discriminate against anyone. Lalo na ho tayo na ang mga estudyante natin ay talaga namang hindi namang ganun kayayaman. Ano po? So, kailangan huwag na tayo mag-discriminate. Ha? Di tayo dapat nang aapi.
whether they are rich, they are poor, we have to treat them equally. Okay? Oh, ano, ay, wait, iba ho itong nandiyan sa picture nyo. Ang sabi ho nitong third president of the United States, the whole art of government consists in the art of being honest. Ang sarap pakinggan no po. Pero sana all, na lahat daw na nasa gobyerno, dapat honest. Yan po ang sabi ni Thomas Jefferson. Okay? Now, pag nasa gobyerno ka, you have to show political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Kasi may mga pagkakataon na siyempre, politika yan, merong natatalo at merong dinadaya. Ay hindi ho, may sa Pilipinas kasi walang natatalo eh. May nanalo, may dinaya. Regardless kung sino yung binoto niya, for as long as kailangan niya ng servisyo natin, eh paglingkuran ho natin. At part of political neutrality, pag kayo na ay civil service employees, hindi ho kayo pinapayagan ng batas, particularly yung Omnibus Election Code, na mangampanya openly. Siguro pa sikre-sikreto, ginagawa naman yan. Pero openly, we are prohibited from campaigning for or against any elected official. Pinagbabawal po yan ng Code of Conduct of Public Officials and Employees, plus electioneering ang tawag dyan under the Omnibus Election Code. Kung talagang desidido kayo mangampanya para sa isang kandidato, nire-require ho ng Omnibus Election Code at ng Civil Service Law na mag-resign kayo sa inyong posisyon bago kayo mangampanya openly. Okay? Ayan. Ngayon, pag nanalo yung kinampanya ninyo, sabi ng Civil Service Law, sabi ng Constitution, aba hindi ka pwedeng ma-appoint uli within 6 months from election. So may election ban kasi. Okay? Bakit si presidente nangangampanya? Ay, pabayaan nyo na yung presidente, hindi covered dyan. Okay? At kita nyo, openly, nangangampanya ang presidente, di ba? Pwede yan. Kasi meron tayo tinatawag na Doctrine of Qualified Political Agency. At ito ho naman kasing presidente ay elected yan, hindi naman yan appointed. May desisyon no ang Korte Suprema na kapag ka ikaw ay appointed official or employee, magpa-file ka ng certificate of candidacy dahil kakandidato ka, for example, ay kailangan mo mag-resign from your position. Okay? Natalo ka. Aba, hindi ka pwede ma-appoint ulit dyan within 1 year. Yan ay sinasabi ng ating konstitusyon, may election ban. Ano? Ngayon, kung mangangampanya ka, kailangan mag-resign ka rin. Otherwise, you remain politically neutral. Maliwanag. Now, yung mga elected officials, may kaibahan, ano? Pag elected officials, nag-file ng certificate of candidacy, hindi ho sila considered resign. May distinction ho eh. Pero pag appointed ka, katulad natin, pare-pare tayong appointed, ba, tatakbo akong pangulo, ba, kailangan ko mag-resign. Pero hindi ko gagawin yan, wala tayong pera. Okay? Ba, gusto nyo tumakbong congressman, ay mag-resign muna kayo sa UMAC para makatakbo kayo. Otherwise, makakasuhan ho kayo. Now, ang loyalty, o sabi ni Manuel Quezon, my loyalty to my party ends, but my loyalty to my country begins. Diba? Kasi marami mga political parties, ngayon o, pumupustura ng lahat. Sabi ko nga sa inyo last time, marami hong mga tambalan na bubuuin, diba? At ang pinakabagong nag-announce, itong si Senator Ping Lacson at si Senator Tito Soto. So, ano bang uunahin nila? Loyalty to their party or loyalty to their country? Sabi ni Quezon, unahin niyo muna yung loyalty to your country. Diba? At ang sabi naman itong si Franklin Delano Roosevelt, the 32nd President of the United States, let us never forget that government is ourselves and not an alien power over us. So tayo ang gobyerno. The ultimate rulers of democracy are not the president, senator, congressman, government officials, but the voters of this country. Kaya sa darating na eleksyon, abay, piliin niyo yung nararapat, anumang posisyon niya. Kasi tayo rin ang apektado niyan. Yung mga nagpabaya ngayong panahong ito, abay, kalimutan niyo na rin, pabayaan niyo na rin. Pero yung mga inalagaan tayo sa panahong ito ng kawalan, inalagaan tayo ng mga opisyal na ito, abay, huwag niyo namang kakalimutan. Okay? Now, ang sabi ho, responsiveness to the public.
public officials and employees shall extend prompt, mabilis, conscious, magalang, and adequate service to the public. Sapat na serbisyo sa publiko. Hindi yung pinababalik-balik yung publiko, di ba? Kaya yan ang sinasabi ni Presidente Duterte dyan, no? Public officials and employees shall provide information on their policies and procedures in clear and understandable language. So kaya ho, kailangan yung mga procedure natin sa opisina ay may translation sa Pilipino, lalo na kapag yung mga kliyente natin o yung mga customers natin sa opisina, yung mga pumupunta dyan, nagtatransact ng business, ay hindi masyado nakakaunawa ng lingwahe na hindi natin nakasanayan. So pwede nating ilagay sa Pilipino siguro sa paraan na maiintindihan. Yan po ang idinidikta ng ating code of conduct. Okay, ito yung sabi ni Presidente, di ba? Always smile and courteous. Ayoko yung mga empleyado na namimili ng pagsiservisyoan. Tama naman siya dyan. Diba? Okay, mahirap man ang pupunta sa mga opisina para humingi ng tulong, bigyan ninyo ng pansin. Tulungan kung ano ang kailangan kapag may nagreklamo sa akin, hindi ninyo tinulungan. Oh, lagot kayo. Alam nyo na, susunod dyan. Diba? So yun ang essence ng public service. Ang sabi ng dating governor ng California, kilala nyo ito, di ba? Si Terminator, si Arnold Schwarzenegger. Huh? Help others, give something back. I guarantee you, will discover that while public service improves the lives and the world around you, its greatest reward is the enrichment and new meaning. It will bring your own life. Diba? So pag tumulong ka, babalik sa'yo yan. Nasa Biblia yan, yung mga nagbabasa ng Biblia, no? Matthew chapter 25 verse 40, anong sabi daw ni Kristo? Whatever you may have done to the least of these my brethren, you are doing it unto me. Diba? Kaya kapag may tinulungan ka, huwag ka nang umasa na babalik niya yung tulong mo sa kanya. Okay? Sa ibang paraan, makakabawi siya sa'yo. Alam po natin yan kasi ako pag may mga nagkukonsulta sa akin, if I may relate this to you, pag simpleng consultation, di ho ako nagcha-charge kahit na nung wala pa ako sa UMAC. And then when my child, my daughter was still young, 5-6 years old, sabi niya, daddy, kaya hindi yumayaman, di ka naniningil. Ay ko anak, may binabalik ng Diyos yan sa ibang paraan. At totoo naman po. Di ba? Ayan. Okay. So part of being responsive to the public, we have to ensure openness of information, public consultation hearings whenever appropriate, kung kinakailangan lang naman. Encourage suggestions. Diba? Huwag ho tayong magalit kapag kami nagsasuggest. Babalikan natin na huwag tayong balat sibuyas dahil nasa gobyerno tayo eh. Diba? Systematize policies, rules, and procedure. And avoid red tape. Lagi natin naririnto red tape na ito, di ba? And develop an understanding and appreciation of the socioeconomic conditions prevailing in the country, especially in the depressed rural and urban areas. Marami hong mahirap sa Pilipinas. Ha? Ayan. Now, pinag-usapan natin ang red tape. Aba, mag-ingat po tayong pare-pareho. Kasi merong Republic Act 9485. Ito po yung tinatawag na Anti-Red Tape Act of 2007. Ito po ay ginawa upang ma-improve, umunlad, at maging efficient yung delivery of government services to the public. Okay? Eh, ano ba yung red tape? Bakit red tape? Tingnan po natin. Ang red tape po ay sa pananaliksik ay isang idiom, ha? That refers to an excessive regulation or rigid conformity to formal rules that is considered redundant or bureaucratic and hinders or prevents action or decision making. In other words, napaka-stricto ng mga rules, hindi siya flexible. Na dapat ganito, sundin ito, dapat ganyan. At sa sobrang higpit, ha? Sa sobrang higpit, yung mga tao, gumagawa na, alam nyo, ganito yan eh. Parang tubig yan, di ba? Yung tubig, gaano man harangan yan, nahanap ng butas yan eh. Ika nga ng mga Tagalog, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Ganun, no? Eh, sa sobrang higpit ng mga policy, yung iba humahanap ng paraan. Pagkahaba-haba ng pila, di ba? Oh. Eh, para mauna ka, kasi lahat ng tao nagmamadali. Yan ang napansin ko eh. Lahat tayo nagmamadali, di ba? Oh. Sa pagmamadali, lalo tumatagal, hahanap siya ng paraan. Okay? Para mapabilis. Doon napapasok yung mga fixer. Okay?
Ayan. Yung iba naman, alam ko may mga opisina ng gobyerno, ha, lalo sa national government, yung iba sinasadyang pabagalin eh. Kasi time and again, napapatunayan, nakasabot nila yung mga fixer. So para pagka nainis ka na, hahanap ka ng fixer, may lalapit sa'yo. Ako, sa mga, ako, marami ako na experience na ganyan sa ibang opisina ng gobyerno eh. Ha? Pagkahaba-haba ng pila, may lalapit sa'yo, sir, gusto umauna. Ay, kumagkano? Sabi sa'yo, kumagkano? Ako, hindi na. Tsatsaga na lang ako sa pila. Di ba? So, rent tape, historically, ay napasimulan po ni Charles V. Ha? Hindi po ka mag-anak ni Teresa Cruz V. Okay. Charles V ng Espanya. The Holy Roman Emperor, no? At para sa kanya, para mapabilis ang mga transaksyon, nilalagyan niya ng red tape, ibig sabihin niyan, ito ay exclusive. Napabilisin ninyo. Eh sa atin, no, pagka may red tape, ilalo bumabagal eh. Di ba? Ang intensyon ng red tape na ito ni Charles V, pagka nilagyan niya ng red tape na yan, abay, nagmamadali yung mga tao na aksyonan. Okay? Urgent yan. Pero ngayon, ang sinasabing red tape, nagpapabagal sa takbo at sa serbisyo. Okay? Kaya, iba, sa ilalim po ng Republic Act 9485, pinaparusahan yung mga fixer. Anong parusa? Abay, pwede makulong ang mga fixer na ito. Sa lahat po yan ang government transaction, mind you. Ha? Kasama ang lahat ng mga local governments yan. Basta gobyerno, kasama ho dito sa anti-red tape law na ito, yung mga fixer, pinaparusahan, but ang dami pa nila dyan? Abay, hindi ko ho alam. Okay? At may multa ho ito, 20,000 to 200,000 or bond upon the discretion of the court. Okay? Now, sa ilalim po ng isa pang bagong batas, 2018 ho ito. Ito yung ease of doing business. Okay? At ito po ay naisa batas at inamyendahan yung Republic Act 9485 o yung anti-red tape law. Ha? Na ito po ay inilagay dyan, ginawa ang batas para mapabilis ang lahat ng transaksyon ng gobyerno. Kasi ito yung isa sa mga magagandang aspeto naman ng Duterte administration. Ha? Napakaraming lang po na sa Duterte administration, may maganda naman. Ito, isa ito dun sa mga magaganda, itong anti-red tape law na ito at saka yung ease of doing business. Na sa lahat ng opisina ng gobyerno, ang gusto ng Pangulo, one-stop shop na pagpunta mo dyan, aalis ka, tapos ang transaction mo. Hindi yung pabalik-balik ka, ha? Tuwing babalik ka, iba ang hinahanap na requirement. Pagbalik mo, iba na naman yung requirement. Abay, huwag ganun. Okay? So yan. Kaya, ingat po. Kaysa ilalim ng batas na ito, Section 17, nagawa yung anti-red tape authority. Sino man na nagtatransact sa isang government office na sa tingin niya pinapahirapan siya dahil sa isang bureaucratic red tape, pwede siya mag-file ng reklamo sa anti-red tape authority. At mag-iimbestiga ho yung anti-red tape authority at yan ang magpa-file ng kaso. Okay? At ano yung mga kaso? Aba, depende kung ano yung violation. Maari hong parusahan sa anti-red tape law. Kung nangihingi, maaaring parusahan sa revised penal code for bribery. Ha? Extortion, bribery. Or kung ito naman ay involve ang graft and corruption sa Republic Act 3019, eh, yung anti-graft and corrupt practices. Naku, napakarami hong batas. Okay. Now, kasama din po sa trabaho ng isang government official or employee yung nationalism and patriotism. Ano ho bang ibig sabihin nito? Abay, mahalin mo ang Pilipinas at ang mga Pilipino, wag ang China. Ay, sorry, bakit pa China? Okay. Promote the use of locally produced goods. Ay, pagka ganyan, eh, itong mga national government officials natin, kung talagang sila po ay makabayan, eh baka hindi nagsara ang saraw jeepney. Kasi yun ang gagamitin nilang service papunta sa Kongreso at Malacanang. Hindi yung mga imported nilang sasakyan. Ano? Okay? Encourage participation and pride of country and people, and they shall endeavor to defend Philippine sovereignty against foreign intrusion. Oh, eh bakit mahal ang China? Ilaki lang nun natin ito, di ba? O bakit mas mahal ang China kaya sa Pilipinas? Eh, violation pala ito noong ating code of ethics. Ayan. O hindi ako nagsabi niyan. Ha? Ayan, o yan ang source. O GMA News. Ha? That I simply love Xi Jinping. Kaya tuloy, yung isang dating secretary, di ko nababanggitin si Secretary Albert Del Rosario. Ha? Baka daw tinulungan si Presidente ng China sa eleksyon.
Ano sabi ni Presidente, buhusan kita ng kape. Nako, ano kaya ang iniisip ngayon ni Andres Bonifacio? Ha? Na aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubo ang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Eh, sabagay, ang pag-ibig ho kasi minsan parang pananim, di ba? Naalagaan mo man at mahalin, sa dulo pinipeste pa rin. Okay? Now, sabi naman ng isang American Revolutionary Soldier, nung panahon nila na sila ay lumalaban sa mga Briton, sa mga British, ha? Mga colonizers ng Newfoundland, sabi ni Nathan Hale, "I only regret that I have but one life to lose for my country." Diba? So, yun yung nasyonalismo eh. Sa panahon natin, hindi mo naman kailangan magpakamatay para maging nasyonalistik ka eh. Yung isulong mo lang, yung panalo natin, panalo na tayo eh. Eh ano, sinusulong mo yung interest ng China. Okay. Then, commitment to democracy. Bilang isang government official, you have to commit yourself to democratic way of life and values. Eh ano ba yung democratic way of life? You have to maintain the principle of public accountability and manifest by deeds the civilian supremacy over the military. Eh bakit mas malaki ang sweldo ng mga militar kaysa civilian? I do not know. Okay. They shall at all times uphold the constitution and put loyalty to country above loyalty to persons in any form. Diba? So, ang loyalty ho dapat sa bansa, hindi dun sa tao na nag-appoint sa'yo, hindi dun sa tao na nag-elect sa'yo, kundi sa Pilipino. Ang sabi ni Woodrow Wilson, democracy is not so much of a form of government. It is a set of principles. Ano ba yung democracy? A free speech. Sabi ni Zig Ziglar, you can disagree without being disagreeable. Ang problema ho sa gobyerno natin ngayon, hindi ko nila lahat, ha? Pagka na-criticize mo, galit sa'yo. Diba? Kaya nga ano nangyari kay Manny Pacquiao? Abay galit sa kanyang presidente. Ay, kala ko ba pareho kayong anti-corruption? Ay, nung sinabi ni Manny Pacquiao na may corruption, nagalit ang presidente. Anong sinabing masama ni Manny? Okay. Ulit, ang sinasabi ho ng Korte Suprema natin, bago pa kayo at ako ay ipinanganak noong 1918, men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. Pag nasa gobyerno ka, ang daming tumutulig sa sayo, ang dami nang babato sa iyo ng kung ano-ano. But the wound can be assuaged with a balm of clear conscience. Kahit ang dami nilang puna sa iyo, kung sa tingin mo malinis ang konsensya mo, hindi ka masusugatan o masugatan ka man, gagaling yan. At ang public officer daw must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Diba? So ulitin natin, hindi dapat balat sibuyas. Ang sabi ng Korte Suprema noong 1918, hindi dapat manipis ang balat. Hindi ko naman sinabing dapat makapal. Diba? Only then can the intelligence and dignity of the individual be exalted. So kung hindi kayo ready sa criticism, hindi kayo ready sa mga puna, abay, huwag kayo papasok sa gobyerno. Kasi pag nasa gobyerno ka, lalo na sa mga elected positions, abay, nag-uumpisa na ho ang tirahan, di ba? Lalo pag malapit na ang eleksyon. Ayan. Now, isa pa, simple living. Ay, oo nga naman, simple living. So, ano ba yung simple living? Simple lang. Public officials and employees and their families shall lead modest lives. Appropriate to their income and position. Huh? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Diba? Eh, sa atin, no, alam mo na government official ang darating. Bakit? Ang laki na sasakyan. Ang daming nauunang mga escort. Diba? Oh. May nakita ba kayong government official naglalakad lang, nag-tricycle, nag-pedicab, parang wala namang ganyan, di ba? Oh, pero sabi niya, simple living eh. Oh, simple living nga, eh sabi niya doon sa zona, ayan, yung watch niya raw ay 300,000. OMG, sana all. Yung real look, oh, magkano 2,000 lang yata yun. Hmm. Diba? Kasi simple living, yung may 300,000 pesos watch. My God. Ang sabi ho ni Socrates,
the secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Di ba? Hindi ka magiging masaya kung lagi kang naghahangad ng mas marami. Magiging masaya ka lang kung kontento ka sa mga bagay na meron ka. Contentment is the key. Well, there is no greater greed than discontentment. Yan ang sabi naman ni Lao Tzu. Now, act promptly on letters and requests. Kung nasa gobyerno ho tayo, pagka may mga request, ang publiko, kailangan aksyonan natin within 15 working days. Kaya, tama po yung ginagawa ng mga opisina natin sa UMAC na pagka may mga papel na dumarating, tinatatakan ng date when the paper was received. Why? Kailangan aksyonan ho natin ito within 15 working days. Ang tagal na yun, ha? 3 weeks yan. Kasi Monday to Friday lang tayo. At nakalagay doon kung ito ba ay approved, ito ba ay rejected, ito ba ay denied. Hindi ho po pwedeng ginagawa ng iba na noted unless ipinapakita lang sa'yo. Pero kung kailangan ng approval, ilagay nyo kung ano yung desisyon. Approve ba ito? Ito ba ay recommended? Etc. etc. Para naman yung tao na nagpadala ng dokumentong yan, nakita yung sagot ninyo, alam niya kung ano yung remedyo yung gagawin niya. Okay? Now, submit annual performance report. Abay, nasa batas pala ito. Opo, yung inyong ating IPCR at OPCR, ang basihan po niyan ay Republic Act 6713. Ha? Kaya huwag kayong maiinis kapag ka gumagawa kayo ng IPCR at OPCR. Trabaho po natin ito dahil tayo ay nasa gobyerno. Eh kung ayaw nyo ng IPCR, OPCR, abay, punta kayo sa private, walang ganyan. O kailan isasubmit yung annual performance report? 45 working days from the end of the year. So December 31 no, ang end of the year, 45 working days, yung mga February or March na yan. Okay? Now, process documents and papers expeditiously. Mabilisan. Isa sa paraan para mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento, aba, eh, huwag hong lalagpas sa 3 ang signatories. Okay? Bakit? Mas marami ang pipirma, mas matagal lo ang takbo ng papel. At sa ibang opisina ng gobyerno, mas marami ang pipirma, abay, mas marami hong kumikita. Diba? Ayan. Mas matagal yan. Now, kapag kawala yung pipirma, abay, mag-designate tayo ng officer in charge who should sign on our behalf. Kasi for example, tayo ay naka-work from home sa setup natin ngayon. Diba? Well, two weeks tayo naka-work from home. Eh, sino ang pipirma? Kung wala ka, eh di mag-designate ka. O kung naka-leave ka naman at allowed naman tayo mag-leave, eh meron na dapat na officer in charge, next in rank, para hindi mabinbin yung mga papeles dahil nagtatagal, eh napiperwisyo ang publiko. Okay? Now, aksyonan ka agad-agad ang mga transaksyon ng publiko. All public officials and employees must attend to anyone. Ha? To anyone. Hindi ho yung Korean. Ha? Who wants to avail himself of the services of their offices and must at all times act promptly and expeditiously. Okay? Sabi no, mga estudyante namin, personal kong Facebook, minimessage ako. Pagka this oras na ng gabi ako, pwede ba bukas na? Sinasagot ko yan. Kasi kailangan natin sagutin. Eh. Now, and then, make documents accessible to the public. So bakit? Eh kung wala kang tinatago, bakit tayo mo ipakita? So pakita mo, wala kang man tinatago. Eh public document yan eh. Diba? Kaya lang, within reasonable working hours naman, eh dumating 4:45. Ha? Eh siyempre, alas 5 uwi na tayo. O, pagkatapos gusto niya, attendihan mo siya, and napakadaming hinihingi. Ay, reasonable working hours. Okay? You know what is reasonable? Our offices would be between 8 to 12 and then 1 to 5. So ano reasonable? Within those hours, huwag kang darating ng 10 minutes before uwian kung gusto mong ma-actionan naman ang papeles mo. Ngayon, may mga pinagbabawal pong transaksyon. Kung nasa gobyerno ka, ay may financial and material interest, bawal ho yan. Kasi ang tawag ho dyan ay conflict of interest. Public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office.
Okay? Alam niyo yung LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board. Siya ang nag-i-issue ng franchise ng mga taxi, ng mga bus, etc. Eh yung chairman pala ng LTFRB may pag-aaring bus company. Aba, eh, malaking financial interest niya ho dyan. Yan po ay bawal. Okay? Kasi may conflict of interest. Now, prohibited outside employment. Pag may-ari, mag-tumanggap ng employment as officer, etc. In other words, kung nasa gobyerno ka, ang primary source of income mo ay gobyerno lang. Unless pinapayagan ka ng iyong immediate superior na mag-part-time. At iyan dapat ay meron namang outside office hours. Diba? Kaya nga tayo mga nasa opisina, pagka magtuturo ko tayo, sa UMAC na tayo mismo magtuturo. Ini-schedule ho yan outside office hours para hindi makaistorbo. Kasi hindi lang naman UMAC ang tumitingin dyan. Masisili po tayo dyan ng Commission on Audit at ng Civil Service Commission. Diba? Ayan po. And then, bawal daw mag-recommend any person to any position na merong regular or pending official transaction with their office. Alam nyo, sa ibang mga opisina, madalas ho yan eh. Pero sa tingin ko naman sa UMAC, wala naman tayo niyan, ano? Ngayon, bawal pa rin ho ito. Kahit na yung official na ito ay umalis na sa gobyerno, may 1-year prohibition pa ho yan. Ha? Okay. Now, ito pa. Disclosure and misuse of confidential information. Ang solusyon dyan, huwag chismoso. Huwag chismosa. Di ba? Gaya lang, masarap pag-usapan yung buhay na may buhay. Ano? Pero delikado ho tayo dyan. Yan po ay unethical behavior. Eh? Public official and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them. Kaya nga minsan, pagka may alam kayo informasyon, bago nyo ikalat sa iba o ikwento, i-clear nyo muna sa boss nyo. Ito ho ba, pwede na nating ilabas. Kasi pag hindi pa pala pwedeng ilabas yung sekretong yan, inilabas mo, unethical yan. Kung pwede kang maparusahan yan. Ano ang parusa? Mamaya ho, pag-usapan natin. Now, ang sabi ng Pangulo, hindi ko kayo iipitin. Basta pagbigyan kayo, itanggapin nyo. If there is generosity in them, sabi ng anti-graft law, you cannot accept gifts. Tama po, you cannot accept gifts. Ano sabi ng Presidente? Kalokohan. Ano ho ba susundin natin? Presidente o yung batas? Kung sinunod nyo ang Presidente, makakasuhan kayo. Hindi naman kayo pagtanggol ng Pangulo individual eh. Ha? Bakit? Bawal ho yung solicitation or acceptance of gifts. Kaya sinabi ko doon sa mga faculty ko nung bago ako sa UMAC noong 2018, bawal ang regaluhan dito kahit Pasko. Ha? Mga estudyante, bawal magregalo. Hindi pwede yan. Kasi yan ay unethical dahil pinagbabawal po ito ng Republic Act 6713. Public officials and employees shall not solicit or accept. Paano binibigay naman? Well, may mga pagkakataon talaga na hindi mo matanggihan kasi naman maliliit naman na bagay. Ano? Pero sana ho, walang kapalit kasi pagka may kapalit, doon tayo nagkakaproblema. Kung yung tao nagbigay sa atin ng isang regalo siguro ayon sa kanyang dinidikta ng kanyang puso, maluwag sa kanyang kalooban, in-appreciate niya yung trabaho mo, binigyan ng maliit na, basta huwag kita tanggap ng pera. Delikado yung pagka pera na tinanggap nyo. Kumanggap ka ng kung anumang mga regalo siguro, appreciation, sabihin ko sa inyo, totoo, bawal talaga yan eh. Kaya lang, kung wala namang inihinging kapalit yung tao, yun siguro ang sinasabi ni Presidente. Tanggapin nyo kasi wala namang inihinging kapalit. Di ba? Pero kaya ka naregaluhan dahil may kapalit na hinihingi para mapabilis ang transaksyon. Abay, delikado po tayo dyan. Unang-una, violation ng Code of Ethics. Pangalawa, iyan po ay paglabag sa Section 3B, Republic Act 3019. Ano po ito? Ito po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Marami pong mga government officials ang may kaso dyan. Bakit? Abay, nakikialam sa mga transaksyon. At yung pala, may financial gain. Di ba? Kaya makikinabang sila. Naku, delikado po yan. Ang sinasabi ho ng batas, hindi kayo po pwedeng tumanggap directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between government or any other part. Kaya ako pagka pera, takot ho ako dyan.
Mahirap na. Okay? Wherein the public officer in his official capacity has to intervene under the law. That's why nung bago ako diyan, may estudyante kami na official ng council sa COE. Sabi nang ulekta ng tigdi 300 doon sa mga estudyante niya para sa isang testimonial dinner. Hindi ko alam na nangulekta. Eh kasi may budget naman yan eh. Yung pala, pinwere sa iyo mga estudyante na magbigay ng 300, kaya pala iilan lang yun nakatend kasi yung hindi nakapagbayad, abay hindi ho pinayagang makatend dahil may ticket. Anong malaman ko? Tinatawag ko, pinagpaliwanag ko. Hindi ho nagpaliwanag. Ay, kinasuhan ko. Sabi ko, sige, ano, aaminin mo na dito na lang ang kaso mo sa UMAC o kakasuhan kita sa korte? Kasi hindi po pwede yan. Violation ng Republic Act 3019 yan. Eh, official siya ng student government, student council, ha? Ng COE. So, nakarating po ito sa office ni VP Tabo dahil talagang finailan ko ng administrative case. To make an example na hindi po pwede yan. Intuition natin, ay wala nga tayong intuition, di ba? Napakaliit ng token fee. Tapos mangungulekta ka ng 300 sa bawat estudyante. Ano kasi ni swerte? Kung pagdating sa pera, ay nako. Di ba? Kasi madaling mag-ingat kaysa magsisi. Yan ang tatandaan natin. Ha? Madaling mag-ingat kaysa magsisi. E pagdating sa pera na ganyan, ay nako, iwas ako dyan. Ha? May puno kami dyan, hindi nga lang namumunga. Matawag doon money tree. Mahirap kasi masangkot sa mga ganyang issue ng pera. So to make an example, pinay lang ko ng administrative case. Eh, ayun, na-expel ho yung isang estudyante at yung isa naman na nakipagsabuatan lang, although talagang tingin ko pareho lang sila, eh nag-sorry naman, so nakatapos. Pero yung isa ho, hindi. Kaya sabi ko, kung hindi ka mag-voluntary withdrawal from UMAC, itutuloy ko itong kasong ito sa piskalya at sa korte. Okay? Why? Nalabag ho yung batas eh. Now, so magmula noon, no, wala nang koleksyon. I do not know. Wala pa ako nalalaman. Now, so kailangan noon ng mga public officials and employees na mag-accomplish at mag-submit under oath. Ibig sabihin, under oath, makasumpa ho tayo dyan. At kapag ka nagsinungaling ka dyan, aboy, makakasuhan ka. Ano ang kaso? Perjury po. What is perjury? Perjury is lying while under oath. So huwag kang manunumpa pag nakahiga. Ay, hindi ho. Ayan. Ano ba ang isa-submit natin? Statements of assets, liabilities, and net worth. Ito yung kung tawagin ay salib. Sino magsasubmit? Tayo. Yung asawa ninyo, kung nasa gobyerno din, ha? At mga anak below 18 years old na nakatira sa inyong bahay. So ibig sabihin, kahit na below 18 yung bata na anak mo, kung hindi na nakatira sa bahay nyo, ay hindi niya kasali. Okay? So kung above 18, kahit nakatira sa bahay nyo, ay hindi na siya kasali. Now, ano ba ang SALM? Yan nga, statement of assets, liabilities, and yung N, net worth. Okay? So lahat po, except yung mga honorary capacity, yung mga laborers, at yung mga temporary casual workers. Pero sa ating kahit yata casual, pinagpa-file din. Ano po? So, isasama dyan yung pag-file sa SALM nila, ayan nga, kasama yung mga anak nila, yung asawa nila, at ano ang nilalaman ng SALN, real property. Okay? Ano ba yung mga real property niya? Meron naman tayong form, pinapile ho natin yan, di ba? So, sa UMAC lang ako nagfile ng SALN kasi never naman ako na-involved sa gobyerno before. So, file tayo ng real property. Abay, nalaman ko, ang hirap ko pala. Yung mga improvements. Ano ba yung improvements? Yung lupa mo, tinayuan mo ng bahay, aba kasama yun, improvement yan. Acquisition cost, magkano mo siya na nakuha? Siyempre, mababa yan. Kasi over the years, nagtumataso yung value. Now, ano yung assess value? Ang malalaman natin ito nung kapag ka nagbabayad kayo na real estate tax. Kalagay doon yung assess value para yun ang basis ng inyong pagbabayad ng amilyar kung tawagin o real estate tax. Okay? Now, current fair market value. Nakalagay din yan dyan. Ano itong current fair market value? Pag ibinenta mo ba yung lupa na yan ngayon, magkano siya? So yan po yung current fair market value. Kasama din yung personal property. Ano yung personal property? Ang tawag natin dito sa mga nag-aral ng business law ay movable. Yung real property, immovable. Ha? Yung personal property, ito po yung mga movable, yung nagagalaw nyo.
So kasama niyo, mayroon kayong kalabaw, baka, kabayo, may kotse kayo, may mga alahas kayo, kasama ho yan dyan sa personal property, pati ho yung mga libro. Wait ko na nalaw mo, pati pa yung mga libro kasali dyan. Oh, all other assets and investment, baka may negosyo kayo. Ha? Mayroong kayong deposito sa banko, naku, nakalagay ho lahat dyan. Ha? O meron kayong perang hawak-hawak ninyo. Baka kayo stockholder na San Miguel ng Petron. Okay, may mga bonds kayo sa land bank kung saan man. Ay isinasama ho yan. Kasi assets ho ang tawag dyan. Eh? Now, ano naman yung liabilities? Oh, ito yung mapapabigat sa bayan. Buti lang, nabuhat ni Hidil yun. Ano? Number one ang pabigat sa bayan. Okay. Now, ano yung mga liabilities? Lahat ho ng utang. Pati yung mga credit card na utang na yan, etc. Yung mga loan ninyo, loan sa GSIS, loan sa Pag-ibig. Di ba Pag-ibig nagpapa? Oo, pero sama yan. And all other business interest. Eh? Yung na-discover tuloy na pati yung wife ko, merong shares of stocks sa isang eskwelahan. Eh kailangan kasi ilagay natin. Eh? Kasi pag hindi natin na-file yung SALN, aba eh number one, pwede kayong kasuhan under 6713 at katulad ni Justice Sereno ay natanggal ho. Bakit? Ang sabi ng Korte Suprema, ano bang kasalanan ni Justice Sereno? Bukod sa ayaw sa kanya ng mga tao sa Supreme Court, ang kasalanan niya, nung nasa UP pa siya, hindi siya nag-file ng kanyang SALN. Okay? Kasi ano ibig sabihin ng SALN? Sekreto ang laman nito. Ay hindi ho pwede sekreto kasi nakikita yun eh. Ha? Sidelines at lagay namin. Ay hindi ho, sa akin lahat nakapangalan. Hindi naman. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, nung tinanggal si Justice Sereno bilang Chief Justice, and as will be extensively demonstrated thereunder, respondent's failure to file SALN. Justice Sereno yung respondent. Hindi siya nag-file ng SALN. Apektado daw ho yung kanyang integrity. Yung kanyang integrity. Integrity, kasama ho dyan yung truthfulness, honesty. Isa ho ito sa mga requirements sa pinag-aralan natin para maging justice ka ng Supreme Court. Di ba? Ano ang mga requirements under Article 8? Bukod sa 40 years old, natural born citizen, 15 years in the practice of law or judge of a lower court, with proven competence, integrity, probity, and independence. Ay, kapag di daw ho nag-file ng SALN, apektado yung kanyang integrity. So kung wala kang integrity, hindi ka pwedeng Chief Justice. Lalo hindi ka rin pwedeng Justice. So kaya tinanggal ho siya. In other words, when the member of the Supreme Court transgresses the SALN requirement, eh? Justice ka ng korte, hindi ka nag-file ng SALN, bago ka pa ma-appoint, he or she commits violation of the Constitution and belies his or her qualification to hold office. Kung hindi ka nag-file ng SALN, hindi ka pwede maging justice ng Supreme Court. Okay? Kaya yung mga gusto maging justice ng Supreme Court dyan, mag-file kayo ng SALN. Pag hindi kayo nag-file ng SALN, masususog yan. Aba, eh makukuwaranto rin kayo. Ano ba ibig sabihin ng kuwaranto? Kasi oh, under the Constitution, ang pagtanggal sa mga justices na ito, well, napag-aralan natin yan, impeachment. Kaya sa kaso ni Justice Sereno, kuwaranto ho kasi ay nasa rules of court. Ano ibig sabihin ng kuwaranto? By what authority? Ano ang kapangyarihan mo? Anong dahilan? Ba't ka nandyan? Diba? Bakit ka justice? Eh wala ka palang integrity. So kuwaranto is a proceeding na ipinapail sa korte ng Office of the Solicitor General. Ang Solicitor General naman, ito ang abogado ng gobyerno. So nung maipile yung kaso laban kay Justice Sereno, dahil hindi siya nag-file ng SALN, nagdesisyon ang Korte Suprema majority, aba itanggal si Justice Sereno. So kaya mag-file ng SALN. Okay? Kailan saan ba kailan ipinapile ang SALN? Ah, ginagawa natin yan, although ngayon extended, 'di ba? Dahil sa pandemic naman. Within 30 days after assumption of office. So kaya nung mag-assume mo ako sa UMAC 2018, aba mag-file ka agad tayo within 30 days. And every year, magpapile na ho tayo on or before April 30. But sabi naman ng Civil Service Commission at sabi din ng ating HRMO through Ma'am Juby na tama, Ma'am Juby, ay extended yan. Kasi naman, hindi naman natin pwedeng extend kung walang order ang Civil Service, hindi ba? Okay. So, at kapag ka umalis kayo, nag-retiro kayo, nag-resign kayo, or kung ano man nangyari, nawala kayo sa gobyerno, pag-file pa rin kayo ng SALN. Eh? Yung husband and wife, eh dapat ho jointly or separately kung pareho nasa gobyerno. Okay? At kung mag-asawa kayo, kahit na yung asawa mo ay nasa private,
dahil yung mga properties ninyo ay absolute community of property. Hindi na uuso yung conjugal property ngayon, eh, di ba? Ang tawag ko dyan, absolute community of property sa ilalim ng family code, aba, kailangan din na pumirma siya dun sa sal-end mo. Okay? Ayan. Now, so, divestment. Yung mga public officials and employees, kailangan i-avoid daw yung conflict of interest at all times. So, kung in-appoint ka sa gobyerno at sa tingin mo, ay magkakaroon ng conflict of interest, meron kang 30 to 60 days from assumption para i-divest mo. Halimbawa, ikaw ay in-appoint na Secretary of Finance. Diba? Eh meron ka palang pag-aaring bangko. Ay yung interest mo doon sa bangko na yan, i-divest mo na. Maaring ibenta mo, ipasa mo kung kani-kanino para hindi na ikaw ang magmay-ari niyan. Kasi, eh sino ba nagre-regulate ng mga financial institutions? Ang Department of Finance, ang Bangko Sentral. O, di ba? May conflict of interest talaga yan. Now, the same rule shall apply where the public official or employee is a partner in a partnership. Tulad doon namin mga abogado, alam mo, may partnership kami at napunta ako sa gobyerno, iwanan ko na yung partnership na yan. Diba? Kasi bawal na nga na magkaroon ka pa ng connection dyan sa mga partners na yan. Now, kapag ka nilabag po ang Republic Act 6713, walang kulong ito. Pero ang parusa ay suspension. Fine. May multa. Magkano yung multa? Yung sweldo nyo, equivalent to 6 months salary, yun ang multa. Naku, mabigat-bigat yan. Or suspension, not exceeding 1 year. Or dismissal from service. Okay? So multa, siguro hindi masyado mabigat. Pabigat ng konti, suspension, na hindi lalagpas sa 1 year. Or tanggal sa trabaho. Okay? Now, kapag ka ang violation, yung paglabag ho dito, ay kasi walang penalty of imprisonment itong 6713, hindi ka makukulong, yun lang penalty. Pero for example, tumanggap siya ng regalo. Isang government employee, tumanggap ng regalo. Eh pinagbabawal ho ito ng Section 3 ng Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices. Eh hindi siya kakasuhan dito sa 6713 kasi walang kulong ito. Doon siya kakasuhan sa Republic Act 3019. Kasi ang pagkakulong ho doon ay mula 1 taon hanggang 10 taon. So doon siya kakasuhan. Kung yung violation niya ay equivalent to graft and corruption. Okay? So sino ho ang magpapail ng kaso? Of course, yung agency, sasubmit yan sa ombudsman. Dahil na-discuss natin last time kung ano ang trabaho ng ombudsman. Ha? At ang ombudsman ang magpapail ng kaso laban sa isang government employee. Okay? So tandaan po natin, ang sabi ni Dorman Eaton, public office is a public trust. The authority and opportunities of which must be used as absolutely as the public money is for the public benefit. So yung public funds must be for the public benefit. And not for the purpose of any individual or party. Hindi lamang para sa mga tao na iilan, para sa publiko. At ito po ay nilagay natin sa ating saligang batas. Ito na ngayon yung Article 11, Section 1. That public office is a public trust. Okay? Tiwala. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity. O kaya nga natanggal si Jesse Sereno because of integrity question. Diba? Loyalty. Not to persons, but to your country. Efficiency, and act with patriotism and justice, and lead modest lives. By the way, ano ba ang purpose? Bakit nagpa-file tayo ng SALN? Ang purpose nito para malaman yung bang lifestyle ng isang government official or employee ay proportionate sa kanyang sweldo. Kasi baka naman ang sweldo niya ay 15,000. Pero mayroon siyang pag-aaring 2 mansyon. Abay, saan ang galing yun? So ang presumption ho dyan, ill-gotten wealth. At hanggat hindi niya na ipapaliwanag yung legal source ng kanyang income, aba, e forfeited ho yan in favor of the government. That's under Republic Act 1379. Ano po? Kaya yung mga Marcoses, kung naalala ninyo, ang presumption, din lang maipaliwanag kung saan ang galing yung mga kayamanan nila,
tinake over ng gobyerno. Kaya nag-create si Cory Aquino ng PCGG. Presidential Commission on Good Government. Para alamin, saan ba talaga nanggaling itong mga kayamanan na ito? Mga Marcoses yun. Eh ngayon, kayo, kung may tinatago kayong kayamanan, ilabas nyo na sa salin. Dahil pag hindi nyo nilagay sa salin at nahuli, aba, eh marami yung kasong kakaharapin. Di ba? So yun ang purpose ng salin. Why? Public office is a public trust. At ang sabi ho ng isang presidente ng Amerika dati, si Ronald Reagan, kung naalala nyo pa, the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. Hindi yung gumagawa ng maraming magagandang bagay. Ang magaling noong leader is the one that get, and then, hindi yung the one that got away, hindi yun. Is the one that gets the people to do the greatest things. Magaling kang leader, yung mga tao mo magaling ang gagawin. Hindi lang ikaw. Kasi hindi daw magaling na leader kung ikaw lang ang gumagawa at inaasa ng lahat sa'yo. Okay? So yan po. At again, ito yung reviewer na pwede nyong gamitin. At ito naman po yung YouTube channel kung saan pwede nyong balik-balikan yung mga lectures natin, pati na ho yung mga jokes kung gusto nyong matawa.